Love you, love you, Papa. Love you. Kamusta ka na? Ito okay na. Update natin sa mga nagtatanong. Kasi sobrang dami na nagtatanong about sa iyo. Kung ano yung nangyari sa iyo. Kung ano yung nararamdaman mo. Siyempre, matik na yun. Na yung nararamdaman mo ay sobrang sakit. Kasi siyempre, nawalan ka na. Sa buhay. Mahal sa buhay. Yung nibring. Dahil yung papa ko. Diba? Kamusta ka? Kamusta ka? Okay lang din ako. Mga nagtatanong, kamusta si Mahal ngayon? Ito, okay na ako. At least na makapag-move. Maka? Move on. Maka-move on. Oo. Kasi di ba mahirap na kasi parang iyak na iyak mo. Kahit na nataloob ka lang, parang kukulong ka pa kasi di mo matanggap. Kaya di ka maka-move on. Kaya lagi ka natakwato. Nagkukulong. Okay. Paano ba nagsimula yung ano yung pangyayari? Pangyayari sa... Siyempre, mahirap pa si... Parang... So, alam yung pakiramdam mo, yung nakikita ko sa'yo, yung pakiramdam ko sa'yo na kahit sobrang nasasaktan ka na, na nahihirapan ka sa nararamdaman mo, nandun pa rin yung ano mo, yung pagtawa mo, pagngiti mo, kasama pa rin talaga sa buhay mo yan, no? Oo. Pero huwag kang umiyak. Yung todo iyak talaga. Iyak na yung di ma... Yung kalang sigaw. Hindi na sigaw na iyak. Ganon. Ayun nga, balik tayo. Paano ba nagsimula yung pangyayari na yun? Yung pangyayari. Bakit biglaan? Biglaan kasi yun, nangyari eh. Eh, parang ano, mahirap kasi yung ipaliwanag kasi. Oo, sige. Kahit mahirap, oo. Ipaliwanag natin. Mahirap na ipaliwanag yun. Pero bigyan mo sila ng ano? Bigyan mo sila ng konting kaalaman kung bakit biglaan nangyari yung mga ganong bagay. Ganong pangyayari kay Papa Mo. Parang biya, ano ba yan? Tambang magsimula sa paliwanag saan? Simula ka saan? Magsimula ka sa ano? Magsimula ka sa Bicol pupunta. Hindi, everyone. Yung pag ano yung papa ko? O yung... Joke lang yun. Ibig ko sabihin, minsan may mga bagay tayo na gusto lang kitang patawanin sa mga nangyayari. Pero saan ba nagsimula yung mga ganong bagay? Kasi di ba dati-dati pa, ilang taon na ba may sakit si papa? Do, ano natin, higit mga nagtay tata ng 9? 9 years na? Itong buwan. Hindi, nagsimula. Tukul ito, 2009. 2009. Tapos, ngayon lang medyo lumala yung sakit. Oo, so, sa mga nakakaalam kasi alam na nila kung ano yung sakit ni Papa. Kung ano yung naging sakit ni Papa, kung bakit siya biglaan. Okay. Alam naman ng iba na nagkaroon si Papa ng COVID. Saan ba nagsimula yung COVID? Sa pagkakaalam mo, saan nagmula? Sa tingin mo, kung nasasabihan ka, saan nanggaling? Saan nakuha ni Papa? Doon yung nakuha, siguro sa pagpapacheck-up yun. Ah, sa pagpapacheck-up? Oo, kada buwan, pe-check-up niya. Every month ba nagpapacheck-up? Oo. Kasi kailangan, pag-check-up niya, at least para kung okay siya, dapat temporary, ano na. Siyempre, pag nag-pasikap ka, kailang malaman nyo kung ano, okay pa si Papa, saka lahat. So, ibig sabihin, nakakapunta ni Papa sa check-up, sa clinic, sa hospital, doon niya nakuha. Okay, tapos, after na noon, binalita na sa iyo. Nung nalaman na positive si Papa, ano ang binalita nila para sa iyo? Yung binalita sa positive. Positive na. Nung nalaman mo na positive si Papa.
nagkaroon naman yun. Nung nalaman mo na positive si Papa, anong ginawa mo? Tapos, pinag-pray ko at nalaman ko na na-COVID. Tapos? Kaya inasin nyo ko na ano rin kami. Parang ang hirap pa siya tanggang nagkaroon ng COVID si Papa. Kasi sabihin ko ba't na ano na COVID? Kasi mahirap na may COVID, hindi makakaya yun. Pero bago nung time na yun, nung nagkaroon kasi ng COVID si Papa, that time kasi, bibisitahin sana natin, di ba? Oo. Kaso nga lang, nagkaroon ng conflict schedule. Oo. Kasi may mga ginawa tayo na nag-conflict dun sa schedule na dapat pupuntahan tayo natin si... Papadali. Ano ba yung mga complex schedule natin noon na nagpunta napupunta sana tayo doon? Nag-lockdown? Hindi. Nangyari yung lockdown na si Papa ay ano na eh. Oo, manalo na eh. Nasa... Nagkaroon ng ano, kung yung... Komplikasyon na. Komplikasyon. Ano? Komplikasyon. Hindi ko pa yung banggitin yung kukulit. Tapos, nung time na yun, ay ano ba yun? Iniisip ko yan. Ano parang malala na. Ito yun. Hindi, yung dapat ay bibisita ka. Oo. Kaso na yun, nagkaroon ng bawal na pumunta sa bahay. Yung time na yun, na dapat ay bibisita ka sa inyo. Oo. Kaso nga, kaso lang, sabi mo, kung dadaling ka na, dadaling ka namin doon sa inyo, uh-oh, ibig sabihin, at sabi mo, walang magbabantay sa iyo kasi si Papa ay nag-hospital. Sa hospital that time. Pero wala pa siyang COVID noon time na yon. No? Wala pa. So yun noong time na yon yung reason kung bakit hindi ka natuloy sa pagdalaw. Pero noong nangyari yon kasi ano nalaman mo na hindi ka natuloy after ng ilang araw saka mo nabalitaan na nag-positive si Papa. So, ano yung pakiramdam mo na yun? Nalaman mo na yun? Temporary. Mahirap ito yung ito. Mahirap talaga. Hindi, tsaka mahirap na matanggapin na may COVID siya, pero hindi maano. So, ano yung mga naaalala mo kay Papa? Ang naaalala ko rito. Ano yung mga panahon na ikaw ay kasama ni Papa, ano yung mga binibilin sa iyo? Ano yung mga sinasabi sa iyo? Ang naalala ko nito ay, siyempre, mga patko namin. Tapos yung gano'n na. Pero yung gano'n, ginigising ako ni Papa bago mag-first day. Ayun, naalala ko lang. Pinapagising ako ni tita. Sabi ko, Pap, ay sabi, yung mahaba gising mo. Sabi ko, baka mamaya, parang binabamuta ko. Inaalala ko kay Papa, kung yung pag-tembet ako ginising na. Yung naaraw ko, mahal. Sabi ko, ingin pa ako, ganunong mahal. Ay, hindi ka mabangungot. Tapos, yun yung panahon na yun yung last na nakasama mo si Papa? Oo, oh, parang day. Yung ano ko sa kanya. Dapat rin niya ano ko siya. Pa, huwag alam mo na ako alalahanin. Kasi, andito pa ako, hanggang mabuhay pa ako. Hindi ako, parang bilang ko na agad mag-ugod ako. Sabi sa kanya, tapos, love you. Yung mga last na usapan niya. Oo, ganun ni Papa. Pero, after na noon, may mga pagkakataon naman na palagi ka naman nagbibideo call, di ba? Eh, dapat pagkipag ako yung Pasko, nakatama na, tabo ko siya. Yung namin, alam mo, mga picture-picture, tulad mo din. Ito naalala ko noon. Uulang-ula pa kami bago pa naman yung bahay. Sabi niya, ay ano pa ako. Ano yun? Mamay may bahay sa huli. May bahay sa ano niya, banda. Pawalang bahay sa huli. Banda? Yung birthday ni Papa, surprise. Yung may surprise ako. Sa kanya hindi alam nun. Birthday surprise. Oo. Tapos bago pa lang yun.
naalala niya, pag ano, ikat yan, ano, parang, well, baka may bayad, may bayad yan, ha? Wala pa, wala pa. Video siya na ano, tapos nakilabahan siya, tapos yun, lagi na may supply kay Papa, lagi na, pag may birthday niya, may supply, wala ka mali-mali eh. Nung nawala na si Papa, halimbawa, dahil hindi mo nga nakasama si Papa sa huling hininga niya. Halimbawa, nandiyan si Papa sa harapan mo. Si Papa. Eh Papa, nandito ko sa harapan sa tabi-tabi. Yan na sana, huwag mo na ka maalalaan eh, nandito naman si Meg. Tapos si Aire, mga kapatid ko. Tanaw, ingatan mo ako, saka bantay mo ako lagi. I miss you, love you, Papa. We love you. Dala, tama mo si Pag-asal, Papa. Ay, titita, dala. Gabay mo siya, tabi mo si titita lagi siya sa kwarto o tala yung kapay na iparamdam lang kalapang. Kahit kung tip, ano mo lang, paramdam mo sa amin pag kung paano kami mahal. Puro kami lagi, kahit kada, pag may taping, tala, lahat mo kang gabayan, ako sa Airy, lahat ni Jason, lahat mga patid ko, tala, gabayan mo po kami, kung may kami pababayaan, alam ko nandito, kahit sa tabi-tabi namin. Nabalita, nasabi mo din sa akin, kaya medyo na ano ka na nakadagdag pa sa akin sa nararamdaman mo. Yung sinasabi mo na napaka-importante para kay Papa mo, yung unan. Oo. Ano meron sa unan? Unan ito, ano, hindi ko alam bakit. Kasi no, isang araw, umiiyak ka, unan ka ng unan. Pag nakikita mo yung unan dito, umiiyak ka na naman. Tapos sinabi mo yung unan. Ano yung unan? Yung unan ni Batman. Yun na. Kasi yung ginagamit ko siya yung unan ko, Batman. Yung nung inilam ni Papa, nag-check yun na yung inan niya, tinabihan niya yung unan. Tapos iyakap niya lagi. Tapos ganyan pagpasok ng ospital, ganoon pa kasi yung unan. Tapos nagdala niya. Dapat, ayun, hindi naman niya, hindi ko alam, hiramin niya yung unan, hindi naman na siya. Pagkatabi niyo una, ako namimik ni Papa doon. Misan, alam mo, mahal. Misan, kailangan natin magpakatatag sa buhay. Kasi misan, masasabi natin na sobrang sakit yung mga nawawala na mahal natin sa buhay. So, sa part ko kasi, dumating din sa point ko na nawalan din ako ng mahal sa buhay. Pero, isipin natin na ang lahat ng yan ay may hangganan. Dahil minsan sinasabi ni Lord na siguro ayaw na nila madagdagan pa yung kanilang kasalanan. Kaya yung mga mababait na tao, siyang kinukuha muna para mag-lead sa atin, maggabay sa atin. Ha? Pansamantala lang yun, pero magkikita at magkikita tayo banda muli. Makikita mo rin si Papa banda muli. Not this time, pero pag dumating yung panahon na ganyan, basta ang gawin mo ay patuloy ka na manalig, manampalataya, at huwag kang mawawala ng pag-asa sa buhay. Basta gumawa lang ng mabuti, hindi ka nakakaapak ng ibang tao, hindi ka nakakagawa ng masama. Magandang blessing yun, magandang panimula yun, at magandang record para kay Lord yun. Kaya isipin natin na nasa magandang kamay na si Papa mo. So, okay na tayo doon. Ngayon, anong mga plano mo habang wala si Papa? So, dapat siguro sana magbigay ka. Ano yung masasabi mo sa iba din na nawalan din ang mga mahal sa buhay dahil ikaw, sabi nga nila, ay isa kang matatag na tao. Sinasabi nila matatag kang tao. Dahil sa sobrang daming pagsubok na nangyari sa buhay mo, ano yung may ibibigay mo na payo sa mga tao na gaya mo? Gaya mo.
na nakaranas ng mga ganyang pagsubok? Sabi mo, ako, alagay nyo ang yung mga gulang nyo, taka nyo yung aawain, yung tatagot-tagot. Mm. Pero ako hindi na ngayon, kasi nakabawi na ako. Kaya pagtawad, napatawad nyo rin yung magpapa nyo, taka yung nanay nyo. Kalmutan nyo mga lahat ng problema, kalmutan nyo na lahat. Mm. Kasi yan lahat na mawawala sa inyo yan. Kaya kayo dapat alagaan nyo maigi. Bumawi na kayo kay tata, nanay nyo at tatay nyo. Yes. Bumawi kayo at it nung anytime. Diba rin, kayo din ang mawawalan din. Yes. Kaya hanggat maaaris mo sa mga nandiyan pa, nabubuhay na magulang, alagaan ninyo ang iyong magulang, bigyan nyo ng konting time, pagmamahal. Yes. Isa't sa inyo muna yung mga kaligayahan ninyo sa ibang tao. Mother's Day, Mother's Day, Birthday. Mga kaibigan, ang mga kaibigan, minsan nandiyan lang din, nandiyan din lang naman. Pero mas maganda na bigyan nyo ng time ang inyong pamilya, especially ang inyong nanay, ang inyong tatay, dahil bandang huli, siyempre, pasasaan pa at sila din ang makakasama ninyo. Sa mga anak na gaya namin, patuloy tayong magbigay ng pagmamahal, suporta sa ating mga kababayan. Paramdam natin hanggat nabubuhay sila ang pagmamahal bilang isang anak sa kanilang magulang. Ganun yung gagawin nyo sa magulang nyo. Kung mahal kayo ng magulang, mahal nyo yung anak nyo. Tama nyo rin yan. Yan. Para ganun din. Magulang, dapat mahalin din nila ang kanila mga anak. Okay? Yeah. So, sa mga nagtatanong, nandun na yung mga kasagutan ninyo, kung ano yung mga natanong din ninyo, at nandito na yung, at nasabi na ni Mahal kung ano yung mga sagot sa mga natanong ninyo. At sana, pagdasal din natin, na gumihawa na yung pakiramdam. Basta masasabi ko lang sa iyo, Mahal, sabi nga ni Papa na binilin sa iyo, alagaan ka. Sabi ko lang din naman, nandiyan si Natita, nandiyan yung mga kapatid mo, pamangkin mo. Siyempre, nandito kami, ako, at ang buong pamilya ko, ng Molino family na mag-guide sa iyo at mag-aalaga sa iyo hanggat nandito ka sa amin. Yeah. Kung makakalimutan, ha, na maging mabuting tao. Hindi lang sa sarili mo, pati na rin sa kapwa. Tao. Okay? Paalam ka na. Ayun nga mga kabunso at mga kakyut. Sana kahit pa paano, nabigyan natin ng kaliwanagan ng inyong pag-iisip sa inyong mga katanungan na about kay Mahal. And of course, gusto lang po namin magpasalamat sa mga tao na sumusuporta pa rin. Nandiyan pa rin kayo para magbigay kalakasan kay Mahal. Yeah, thank you pag-aalanganin namin, pag-aalala. At thank you pag-pray din namin. Okay. So yun ang mga kabunso at mga kakyut. Dito na nagtatapos is Mings Molino and Mahal! Kahit ano man nangyari sa buhay natin, masasabi lang namin, happy, happy life! Happy, happy life! Happy, happy, happy lang mga kabunso. Kaya naman, Ingat! God bless and bye!